Yo! What's up sa inyo mga men? So nandito na naman tayo sa Hamstery and pag-uusapan natin ngayon is yung continuation lang ng topic natin last video na in-upload ko. So tungkol pa din to dun sa issue ng Roborovsky Blue dito sa Pilipinas. So agaya na sabi ko sa inyo sa last video eh manghihingi ako sa mga kilala kong hamster breeder o may alam tungkol sa hamsters ng reaction video tungkol nga dito sa kumakalat na Roborovsky sa Pilipinas. No? So, ayun yung ipapanood ko sa inyo mga men. So, ano pang inaantay nyo mga men? Umpisaan na natin to. Ang masasabi ko lang sa Blue Robon na naglalabasan daw sa market this past few weeks or years. To cease to believe. Yun lang. Kasi may mga kilala akong nag-try mag-import niyan dito sa Pilipinas and ayaw silang pagbentahan ng ibang bansa. Malay nyo, kinulayan lang pala yan. Stop it. Get some help. Sa darating na Expo, Philippine Pet Expo, this February, andun po si Hamster Hobbies, katabi niya po si Rat Central and Casey Pets. Kita kits, guys! Hi guys! Ako si Charles Asuman ng Team Asumix and creator ng Asumix Pitch Production since 2015. At ito naman si Jomar from Viva Max. Gago! So, ang topic natin for today, dahil lang ulit si Kuya Jay, tumawag sa akin and then sabi niya sa akin, totoo ba yung Blue Roborovsky dito sa Philippines? Na kung tutuusin, maraming newbie na hikayat na magkaroon o mag-alaga ng Roborovsky na Blue. Yes. Which is, ang balita sa mga group nagkalat na merong binibenta na Roborovsky Blue dito sa Pilipinas. Yon. Pero, ang totoo po niyan, wala talaga na Roborovsky dito sa Blue, na Blue dito sa Pilipinas. Yes guys, sad to say na walang legit na Blue Roborovsky dito sa Philippines. At kung tatanungin niyo ako na ako ba ay nagloloko or whatsoever, legit po, confirm po na walang Roborovsky Blue dito sa Philippines. Bakit? First of all, Singapore pa lang ang pinakamalapit na meron dito. At si Singapore ay ayaw magbenta sa Asia ng Roborovsky Blue. At kung meron man nagbebenta, masyadong risky na ipa-import. At pwede nyong i-check po yan sa DNR or sa BMB kung totoong may legit na nakapasok na Blue Roborovsky dito sa Philippines. Ngayon, paano nyo ba malalaman? Ikaw brother, paano mo ba malalaman o maihimay na yung Roborovsky na sinasabing legit sa Philippines, paano mo malalaman na fake or hindi? Number one, kung legit na Roborovsky Blue yan, dapat, number one, may papers na ipapakita. Yes, kung import yon, meron silang ipapakitang import permit or import na robo na may papel, dokumento. Kasi lahat ng import, may documents po yan. So, either yan ay sinabing import, nasan yung prueba na import yan? Kahit sabihin natin matagal yan, number one, ganito ang Pinoy eh. Kapag nag-import ang yabang mo, real talk yan ha. Ang yabang mo kasi nakapag-import ka. Like me, nakapag-import ako ng chinchilla. Nag-post ako, di ba, ng chinchilla na nakapag-import ako ng chinchilla. So, may papel kami, may dokumento kami, may under kami ng DNR, may magpapakita kami dokumento kapag hiningan kami. Ganun po siya. Ngayon, kapag sinabi lumabas naman na breed niya at na parami lang niya, hindi ako naniniwala sa parts na yon. Walang inborn. Ay, island-born na Roborovsky dito sa Pilipinas. Yes. Ngayon guys, paano nyo ba malalaman fake yung Roborovsky? Number one, ganito lang po kasimple yan. Itapat nyo po sa araw. Magre-reddish po yung ano niya. Yung, oy parang ano, parang, ang tawag dito, yung parang kulay kalawang. Kasi po, kapag dinaday po,
ang kulay ng buhok, nag-iiba po yan kapag naaarawan. Ngayon, sasabihin nila, may nabasa ako kasi brother na yung inner daw ay black or dark blue. Guys, ganito lang po siya kasimple. Yung pied, yung inner po nun ay black or dark color or dark gray po. Ngayon guys, ang kinukulayan lang is yung top color. Yun lang po yun. So ngayon, paano nyo malalamang fade po yan? Siyempre, number one, kapag nag-fade yung kulay. Ang totoo pong blue, hindi po nag-fade ang kulay. Ang fake blue, kapag tinapat mo sa araw, nag-iiba yung kulay. Nagre-reddish na parang nagkukulay kalawang. Ngayon, ang original na blue, itapat, ilabas, ipasok mo sa loob ng bahay mo, same color pa rin po yan. Nagkaedad, same color pa rin po yan. Guys, meron pala kami i-share sa inyo na picture ng... Hindi ko alam paano ipapasok ni KJ, siguro dito. Dito. Yan. Picture dito ng eto. Ng legit na blue. Tapos baby Juvie blue, dito nyo makikita yan. And then yung adult blue, makikita nyo rin. Yan. So guys, yun lang naman for today. Sa tingin ko, may dadagdag ka pa ba about the blue? Sana. Basta support lang kayo kay Kuya Jane. Yan guys, so kapag yun, basta may kailangan si Kuya Jay anytime, anywhere, kahit busy kami, dito kami sa shop, pagbibigyan namin si Kuya Jay. Ganun kalakas si Kuya Jay sa amin. So, soon, magkakaroon na tayo ng Robo Robski Blue. Ay, oo. Baka end of this year, or next year na, magpapasok po kami ng blue. Yan ang legit na blue. Yes, guys. Yun, bali, paano nyo naman malalaman na legit blue yun? Siyempre, may documents kami na ipapakita, siyempre. Number one yon, saan galing, saan namin nabili, magkano inabot, share din namin yan. So, may pinagagawa lang kasi kami bagong shop. So, hindi namin may pasasabay-sabay yung mga gastos. So far, medyo magastos kasi pag i-import. Eh, dahil may pinagagawa kami bagong shop, hindi namin may sasabay talaga ngayon. So either end of this year or next year na namin siya i-import. Pero possible ano brother? Possible year. Siguro by December possible. Meron kami by December. Yun lang guys. Tapos imbitahan ko kayo sa darating na February 9 to 11 at Expo Philippine Pet Expo 2024, gaganap din sa SMX Convention Center. Yun. Sama ko yung pumunta at meron kaming papakita display bago. Yun guys, meron kami papakitang bagong display dito sa paparating na anong date brother? February 9 to 11, kita-kita tayo sa SMX, yung po yung pet. Philippine Pet Expo 2024. Yes. So nandoon ang Team Asumix, nandoon din yung mga ibang ka-group natin sa Exotic. Siyempre yung godfather natin sa Exotic na si Sir Jaime Lim. Yun. So anyway guys, marasyado mahaba na to. 6 minutes na. And see you February 9 to 11.